Tingnan nyo naman, ang ganda ng pagkaluto. Yan yung niluto kong pork steak. Ako gusto ko magkamay eh. Hello mga ka-viewers. Welcome back po sa aming channel. Hello mga ka-viewers. Bibili lang po kami ng tinapa tsaka ibang mga gulay kasi magbubudel fight tayo mamaya. Huh? Yeah, sa bahay lang. Ayan, meron na po tayong tinapa at daing. Ayan na, nakapila. Ang pinaka-pogi ng Loblo. Dito pa kami nag-eat. Oo nga, madidiscovery ka talaga. Thank you. Ito yung sidekick ni Diwata. Kumay-kumay muna para ma para makita ka na eh, ano. Diwata, kung saan ka. Kung nasan ka man, dyan ka lang. Dito lang din ako, ganun. Tipon ka lang dyan. Ay, nako. Sige. Ah, sige. Susunod. Bye-bye. Parang ang bilis niyang maluto ah. Baka bigla. Ito yung isunod natin iluto. Longganisa. Oh. Tingnan nyo naman. Ang ganda ng pagkaluto. Ang bango. Yan na yung patungan niya ng succulents. Ito kasi dati yung ginamit namin na lagayan ng mga seedlings namin dun sa kabila. Ngayon lang yan naalala na may ganito pala siya. Eh, yung mga succulents namin nandun sa loob. Tapos yung mga eggplants. Ingay. Yung mga eggplants po namin, nilipat niya dito sa mga paso. Kasi yung mga pwesto doon, hindi masyado naabutan ng araw sa umaga. Kaya ha, dito na muna niya ilagay para masikatan sa umaga. Sana maka-recover kasi medyo nahuli siya eh. Ayan oh. Hindi maganda yung tubo niya. Ito na po yung pork steak natin. At ayan, ating sibuyas. Yung ating pinakuluan na longganisa, i-airfry ko na lang. Yan, pag nagawa po ako ng pork steak, nilalagyan ko ng konting honey. Mas masarap siya kapag may honey. Moist. Yan, pwede na natin i-add yung ating onions. Bango. Luto na yung ating pork steak at ang ating okra. Ayan o. Pinapakulo ko na lang. Saglit lang yan eh. Tapos nakasalang yung ating longganisa. Saglit na lang din yan. Pwede na tayong kumain. Dahil luto na yung ating sinaing. Ayan. Off na. Bango. Naglilinis na si Choy sang lamesa ba? Ayan na yung sausawan natin. Kami magdi-dinner. Dito tayo kakain. Charan! Ito na po yung ating pagkain for tonight. Ayan. So, ayan yung niluto kong pork steak. Yung longganisa na pinakuluan ko muna tapos in-air fry. At yung ating bangus na tinapa. Yung gulay natin ngayon, okra lang. Kasi wala kami nabiling eggplant sa Asian store. Yan, nakaready na. Ba't ka nakakutsara? Masarap yan nakakamay.
Ay, oo. Kasi medyo mababa yung upuan yan, no? Yan. Kain. Let's eat. Hugas mo na ako kamay. Gusto kong magkamay. Ako gusto kong magkamay, eh. Beng, ah. Kamay. Ah, kamay din siya, papa. Ano ka ba? Gusto niya magkamay. Di mag-wash ka ng hands mo? No. Yan, kain na po tayo. Sakto yung oras ngayon. Mga almost 7 na. Good. Pag-isipan lang naming kumain dito sa labas kasi sabi namin parang gumanda na ulit yung panahon. Eh, sakto. Tumigil na yung ulan. Ang bango. Yun na ulit gumanda. Oo. Kain tayo. Ayan. O, kumuha ka na ng ulam mo, papa. Sarap po. Sabihin niyo, malamig pa. Pademure din si Dadong sa... Ay, hindi. Hindi pademure. Tingnan mo naman, o. Luso sa akin ang... Ilang scoop agad ng kanin yung kinuha. Ay, nako. Let's eat. Sarap. Sarap ng tinapa. Kain tayo. Ayan. Sakto. Sarap. Kasyete na dito sa amin. Nga. Kaya ano na, oras na ng hapunan. Okra. Last time yung ginawa namin sa longganisa, pinakuluan tapos inihaw namin. Pero ngayon, in-air fry namin. Mas masarap pag-air fried siya. Kasi para siyang naging crispy, no? Walang tubig. Ah! Tubig! May mabulunan! Water, please! Yung bote daw niya pa! Yummy! Hindi nakatiis tong isa. Ubus ko agad yung kanin ko, ah. Sabi ko, kuntian ko lang kain, eh. Mukhang mapapadami na naman tayo ng kain. Bigyan mo ako pa, konting kanin. Mukhang matataob na naman po natin yung isang kaldero. Ang tama na. Ang sarap kasi ng tinapa. Sakto yung combination, no? Parang pang-almusal yung ang pagkain namin, pero okay lang. May gulay naman, tsaka may konting pork steak. Liwanag ng araw, ah. Mm-mm. Sakit sa mata. Eh, yung nakaraan, yung cup natin pag ganito, no? Eh, hindi masyado nakasalubong yung araw. Sobra? Silaw? Hmm.
gantang ulam na, sakto na eh, no? Mm-hmm. Grabing sarap. Ganun talaga, mukbang to eh. Mukbang na parang, ano siya, boodle fight. Sabi sana namin, wag boodle fight. Kaso lang, kanina nga, malakas yung hangin dito, kaya sabi namin, iganun na lang, lagay na lang sa isang lagayan. Kasi baka liparin ba yung dahon ng saging. Ngayon lang kasi medyo nag-ano. Mayos yung hangin. Nagtigil yung hangin. Araw ano? Nawakan ko na lang yung plato ko kasi ayoko na yung muko. Masilaw eh. Okay rin yung bangus na maliliit, no? Yung binili natin. Kasi yung malalaki. Sarap din siya. Mas madali siyang lutuin. Tsaka crispy yung skin niya. Manipis lang kasi pa yung laman, kaya madali siyang iprito. Lalong masarap sana ito, may talong, talbos ng kamote. Walang talbos. Dati, kaya may mga pollen, no? Dati nung sa Pinas pa ako, tuwing Linggo, bumibili kami ng tropa ko ng ano, mga gulay na ganito. Tapos papakuluan lang. Tapos gigisa ng bagoong. Wakabing! Itagos ma? Mag-isda ka, Bing. Masarap. Minsan, ano, talbos ng kangkong, no? Papadami ka ng kain. Eh, ako ayoko nang kumain ng kanin. Sabi mo, mukbang eh. Mag-mukbang kaya. Babawas nga akong kanin eh. Ito lang, dagdagan ko lang yung isda. Masarap talaga yung tinapa. Sakto. Sa camping pala, pwede yung gantong tinapa na lang yung bitbitin natin. Pwede. Kasi matiliit lang, mas madali siyang lutuin. Sarap din na. Kuwata yung tataob ng rice ah. Ikaw yung tataob dyan. Ako ayoko na. Di yung rice cooker namin ano to. Tatluhan lang. Tatlong taka lang. Nag-explain ka pa. Nakailang kuha ka na dyan. Baka mamaya sabihin nila yung lakas ko kumain. More pa? Alan. Si Denise, pang take two. Which one? Is that? Pork. Ah. Gusto niya yung pork steak. Sarap, Ben.
Ano lang to eh. Yung pang pork chop. Ninipisan ko lang yung paghiwa. Para hindi tayo... Ay, ba't dito? Aba, parang nagpadayaw ang adlaw ah. Kaya nga. Kanina, umuulan. Tapos ngayon, biglang pasikat. Pasikat yung araw. Ang sarap talaga ng longganisa na pakuluan mo lang tapos i-air fry mo. I-try nyo po to. Masarap yung lasa niya. O kaya, yung kagaya dati nga yung inihaw. Na? Sino ngayon nagsabi dati na ngayon lang nila nalaman na iniihaw pala yung longganisa? Ewan ko. Ikaw kasi po uso nito eh. Yeah. More? Anin? More? Nakasya. Na-enjoy ni Bengbeng yung kain sa labas. Payaw-ayaw ka pa ha? Mm-mm. Ayaw lang niya makita yung subo niya kasi sa cam. Kaya dito lang siya. Ano? Na. Natutuwa naman ako na enjoy mo yung niluto ko. Kain ka ba ng ano ba yung fish? Huwag ka puro karne. Eto. Wala naman tinik to eh. Masarap siya, Bing. Ayan. Kain ka ng kahit ilang okra lang, oh. Kung hindi lang ako nagpipigil, naku, taob na yung kaldero na yan. Pipigil lang ako ng kain ng kanin eh. Sarap, no? Kumain ka na. Ayoko na pa. Itataob ko na to. Ayoko na, itaob mo na. Patunay, siya po nagtaob ng kaldero. Malakas. Last na kain namin dito, may laman pa to eh. Ngayon, pakita mo. Charan! Malakas talaga ako kumain, kaya lang ano. Taob. Pero okay naman yung blood pressure ko. Pero yung sugar? Baka yung sugar mo tumataas na? Hindi ko lang alam, sugar. Sarap magpapak. Namit? Nga? Namit gid. Namit gid. Ay, grabe. Na. Pwede na mag-relax. Pwede na mag-Netflix and chill. Na? Ano ba inaabangan mo ngayon na palabas sa Netflix? Wala nga eh. Ako inaabangan ko yung Bridgerton. Ayan na yung tira. Ayan. Oh, madami pa din. Si Dado. Tumidigay-digay na. Parang hindi na makahinga ah. Papadigay ako sa soft drinks eh. Parang hindi na siya makatayo. Parang nakakatamad na, di ba? Oo, oh, basta busog ka na, nakakatamad na kumilos. Saka parang nakakaantok. Mm-mm. Hindi ka naman siyempre pwedeng matulog na busog ka. Hindi, mamaya pa yung tulog. Sabi ko si Dadong, lapitin ng mga matatanda. Kaya nagiging friendship niya. Yun yung ibig ko sabihin. Kasi yung dyan sa harap namin, sa ano yun dyan eh, retirement home. May kausap na naman siya kanina dyan. Lagi yan sila, kawayan lang. Tapos kanina, bago kami umalis, kausap na niya. Si Lolo. Mga ano kasi dyan, tirahan ng mga matatanda. Mga retired na. Parang wala siyang asawa siguro, no? Kasi parang siya lang lagi yung... Pero... Nagpapaaraw lang dyan sa labas, tapos nakaupo sa upuan. Binibisita siya ng anak niya. Ngayon dinala siya. Ah, siguro baka inikap siya. Baka mag-dinner siguro. Mm-hmm.
Oh, kasi may time sila diyan na dinadalaw. Ganun lang yung buhay dito. Pagkatumanda na wala kang kasama sa bahay, yun nga, nasa retirement home, nasa care home, ganun. Tapos dinadalaw-dalaw lang sila ng mga anak nila paminsan-minsan. Parang may schedule lang. Nung nakaraan, nakita ko nga dyan, Tuesday ata yun, ang daming mga sasakyan dyan. Parang, ewan ko kung twice a month na nangyayari yan. Siguro, pwede silang, ewan ko lang nga, hindi ko sure kung pwede silang mag-overnight. Kasi hanggang umaga, nandyan pa yung mga sasakyan. Siguro mo, sinasamahan sila. Alam mo, natutuwa sila kapag yung may nakikita sila. Tapos, yung nagre-respond sa kanila. Mm-mm. Kasi dito, bihira lang kasi yun eh. Kasi yung mga... Bihira lang kasi mangyari dito na... May kumakausap talaga, no? May kumakausap sa kanila, lalo na yung matanda. Kaya every time na lumalabas ako dyan, o sino man sa amin, kumakaway siya. Mm-mm. Kaya kanina, nagkawayan kaming dalawa, eh may oras pa naman, nilapitan ko siya. Sabi ko, kinausap. Matagal na tayo nagkakawayan. Sabi ko, hindi ko kilala yung pangalan mo. Ano name niya? Si ano daw siya? Dennis. Oh, Dennis. Dennis daw siya. Sabi ko, sige. Napakilala din ako. Nagkamayan kaming dalawa. Mukhang mabait naman siya. Mabait siya. Kasi every time na kumakaway siya, nag-hello, how are you? Ganun yung mga matatanda dito na mga nasa care home. Pag nasa labas sila, pag dumaan ka, halimbawa sa umaga, nag-good morning, ganun. Able pa naman siya kasi nagda-drive pa siya tapos lumalabas. Kanya yung sasakyan yan dyan. Lumalabas siya, bumibili ng kape. Kahit dati, yung mga barkada ko, kung hindi matanda. Oo, no, kahit dun sa Pinas, bata, no. Kahit sa Pinas, malapitin to ng mga matatanda na parang nagiging barkada niya. Yung parang tatay mo na ba? Mm-mm. Parang ganun. Kaya, ewan ko ba dito? Kahit nung binata pa ako, alam mo. Kaya yung way niya minsan, parang may pagka-oldies. Ganyan yung style ni Dadong. Pero sa forma, wala. Galing to pumorma si Dadong eh. Sobra ka naman. Charot lang. Yung... Inaano ko lang, binibigyan ko lang ng komplemento kasi magpa-Father's Day, di ba? Sabi ko nga siya yung magbigay sa akin. Hindi ako yung magbibigay sa'yo. Ganun daw yun, kasi Father's Day, ikaw yung magti-treat sa mga pamilya. Ganun eh. May kwento lang ako kasi yung nung kabataan ko kasi, sugar roll kasi ako eh. Hanggang ngayon, hindi. Magaling talaga siya sa sugal. Nung kabataan ko kasi dati, sugar roll ako. Yung wala akong pera. Magaling siyang magtungit, magaling siyang magmadjong, ano pa, basta baraha, ganun. Magaling mo yan si Dadong. Tapos, anong ginagawa ng barkada mong ano? Yung tropa ko na may edad na, tatay din ng kalaro ko sa madjong. Masada siya, tapos sinasama niya ako. Ako yung taga-abot ng bayad. Nagko-collect. Taga-collect ng bayad sa downtown. Jeep kasi. May kwento ko lang. Kasi yun ang buhay ko dati nung binata pa ako. As in, walang Wala pang direction yung buhay niya nun. Sabi ko wala akong future. Oh. Parang walang future ba? Mm-mm. Tsaka ito pa, maisingit ko lang. Mahilig to magbilang ng poste sa daan dati. Engineer. Ganun. Street engineer. Yun. Tapos, pagkatapos namin ng pamasada ng jeep. Sasakyan ng jeep, half day lang yan. Tapos, pag-uwi namin, mga 1 o'clock, magsisimula na yan, magmamadjong siya. Tapos, maya-maya, tawagin niya na ako. Sab. Oo. Kunwari lang yan na siya ang magmamadyong. Pero ang totoo niyan, ako yung pa-opinion talaga niya. Ako ang pa-opinion niya kasi alam niya na... Mautak kasi ito si Dadong sa madyong eh, pati sa tong Yung lamang ang, hindi naman, lamang ang panalo sa talo. Kasi ang sugal kasi ganun yan eh. May talo, may panalo, may talo. Pero lamang talaga kami lagi sa Sa panalo. So, parang ikaw yung ginagawa niyang player lagi. Mm.
Tapos minsan ano lang yan, yun, binibigyan niya ako. Minsan umaabot kami ng mga alas tres, madaling araw, kakamadyong. Alam niya nito. Ganun siya. Nakilala ko siyang ganun, sugarol. Pero hindi naman ako addict na kapag yung wala kang pera, yung maghahanap ka or gagawa ka ng paraan. Masamang paraan para lang magkapera ka, hindi ako para ganun. Para makapagsugal, ano? Hindi ako ganun. Buti na control mo yun, no? Yung ganong klase. Kasi baka mamaya, so, yung iba kasi nalululong sa sugal. Ako naman nagkakautang, hindi. Nagkakautang, di ba? Ako naman hindi. Sa tao naman yan, kung kaya mo kontrolin yung sarili mo, dapat mo talagang kontrolin. Hindi ako yung nagbebenta ng mga gamit para lang may maisugal. Yung magnanakaw ka para lang may maisugal. Eh buti lang to, hindi rin to nagsisigarilyo, hindi siya nainom. Umiinom-inom lang siya occasional na ba may birthday, ganyan, may handaan. At saka isa pa pala malilagdag ko, hindi mo talaga pala ma-judge yung tao kung ano siya dati, ano. Oo naman. Ikaw kasi dati. Kasi ako dati, kahit ako, hindi ko alam kasi talaga dati kung ano ang future ko, eh. Hindi ko talaga alam kung ano ang mangyayari ba sa, ano, sa pagtanda ko. Kasi yung tinapos mo dati, di ba wala, hindi related yung trabaho niya sa naging course niya. Naging ano to, eh, BS Marine Engineering. Pero hindi siya nakapagtapos sa ano niya, mga training niya, kaya hindi din siya nakatuloy ng barko. Dahil tapos, din sa ano, sa kakulangan ng kulang ng budget. Ba? Kasi sa ganyang course kasi. Kailangan ng training. Kailangan talaga. Mo ng training. Magastos marami. Bago ka makasakay sa barko. Kailangan ipasa mo yung mga solas mo, lahat ng mga trainings mo. Siyempre kung kinukulang ka sa budget, Hindi mo talaga makukuha yung mga certificates, ano? So, ayun. Nakapag ano ka ako dati, apprentice ba tawag mo? Hindi na niya alam kung ano yung term. Kaya lang medyo training, hindi iba ba yung training or ano? Kaya lang nadismaya din naman ako kasi sabi ko, ay ganito pala yung trabaho sa so engine. Nakapag ano ka, na-try mong mag... May training kami. Nag-training kami. Mismo sa barko? Actual, o. Oh. Nag-training talaga kami, actual, sa barko. Tapos, dun, bumaba ka ng engine? Oo, andun kami sa engine. Kaya sabi ko nga, ano na-realize mo? Parang hindi ako ano dito, ah, pwede kasi sobrang ingay. Nakakabingi. Parang nakakabingi, tapos grabe yung amoy ng langis kasi yung sa engine noon andun yung doon nagsusunog ng gas ba oil? Yung langis. Oo. Uh-huh. Andun yung pinaka ano ng propeller na malaki. Mm-mm. Parang swimming pool yun. Laki? Grabe. Tsaka ang ingay. Grabe. So, blessing in disguise na hindi ka na tuloy sa pagbabarko, ano? Parang. Parang. Siguro kung natuloy din to sa pagbabarko, baka hindi rin kami nagkatuluyan. Napan, no? Kasi... May chance din siguro. Di ba? Siguro hindi rin kami nakapag-Canada. Malamang, no? Tingin mo. Kasi 'di ba, syempre may iba yung linya mo, eh. Kaya 'yun si Dadong. Noong 2001 ata 'yun. 2001. Medyo nainggit pa nga ako dun sa best friend ko, eh. Oo. Sa best friend ko kasi nakapagbarko siya. Eh. Napunta ako sa course na 'yan dahil sa plan naming dalawa na mag-marine. Magmarine kaming dalawa. Eh siya. Nakailang sakay na siya, ano? After 2 years, nakapagsakay siya. Ako naman, nagtuloy ako ng BES MRE. Kaya lang, minalas, kinapo sa budget, dapat... Pero ngayon, pag nakita ka siguro ng mga kabatch mo, sabihin na, uy, yung balikbayan natin sa section dati, nasa Canada na. No, siguro may nagtataka sila. Hindi, alam mo sa totoo lang kung makauwi ako, alam mo kung sinong una ko ring hahanapin, isa sa mga hahanapin ko, yung teacher namin ng high school. Yung parang mahirap din ba siya?
Na yung nagtitinda din siya, na kung anong dinadala niya sa school. Mabait siya na ano, advisor. Advisor ko siya nung fourth year. Yun ang nagpatawag sa akin. Nagpatawag sa tatay ko. Kita mo? Tatay niya pinapatawag nung high school. Nakakahiya, high school na pinapatawag pa tatay mo? Oo, oh, pinatawag. Pinatawag yun, tatlo. Bakit? Atraso mo? Ilan ba kami? Tatlo ba kami ata? Ano, dalawa? Ano at atraso mo? Pilosopo. Parang hindi ko masyado alam yan. Naging pilosopo kasi nagunsagot po yung teacher mo? Hindi naman. Parang ano ba? Hindi naman yung sinasagot-sagot na ano. Mahilig ako makipag-diskusyon sa kanya. Halata naman eh. That time, ano kasi makulit kasi ako dati nung ano. Ay, ngayon ba hindi? Nung elementary hanggang high school. Nung halata elementary, eh. Lagi ako may kasuntukan. Yung kasuntukan ko kamag-ano rin. Yung kamag-anak, yung parang mga ganun. Pero hindi ako ganun nung ano. Anong hindi ganun? Nagpagsuntukan ka nga. Ngayon, hindi ako ganun. Basta gulero ka pala dati. Hindi naman. Siyempre, inaway din ako eh. Kaya ako pero kasi anong nangyari muna dun sa tinawag tatay mo? Wala ng tatay ko kasi siyam kami na magkakapatid. Ako yung second to the last. Ako bunso sa lalaki. Junior pa pati. Ano sabi niya, alam mo, sa siyam kayo, ikaw lang ang nakapagpapunta sa akin sa school. High school pa, fourth year. Grabe si Dadong. Okay, sana kung honor. Oo. Kung honor na ikakabitan. Buti sana kung award. Ang ibibigay, yung pala, lilekturan pala. Grabe. Hindi, pero ano naman. Hindi naman ako pinagalitan ng tatay kasi sabi ko sa kanya, sabi ko, nagre-reason out lang naman ako. Hindi naman ako nakikipag-away sa kanya, sa teacher ko. Ano. Nakikipag-discussion lang naman ako kung ano yung point ko. Siyempre, teacher siya. Paninindigan niya talaga na ano. Tama naman talaga siya. Kaya nung high school kami, pagtawag ng section namin, lahat nagpalakpakan. Kahit na section 1, nagpalakpakan sa amin. Bakit? Kayo yung pinakamakulit? Alam niyo kung bakit? Ano? Last section kami yung sikat. Grabe ka, last section ka? Last section ako. Eh, grabe yung ano nito sa dami ng estudyante sa school nila. Last section ka? Siyempre. Sikat nga. Last kami yung pinaka-last. Oo. Ganun yun. Malaking diba, school yan ha. Malaking public school yun. Pero kami yung last. Oh. Grabe si Dad. Nakakaano din eh. Nakakamiss din yun eh. Oo. Pero yun nga, sabi ko nga, pag halimbawa nabalitaan nila nandito ka sa Canada, sabihin, grabe si Dadong. Hindi, kinikwento ko lang yung buhay ko dati. May kwento ko nung second year high school ako. Yung math subject naman siya. Tapos sabi daming na... Daming entry, di ba? Sabi ng teacher ko, nagli-lecture siya sa about pi. Tapos sumagot ako na pi plus pi equals tinapay. Sabi niya sa akin, kung tapayan kaya kita. Napahiya tuloy ako. Siyempre, ang dami tao. Kung tapayan kaya kita. Daming entry. Daming kalukuhan si Dadong pala nung high school. Hindi ka babalik ng second year kung hindi ka makulit. Pero kung balikan mo yon, parang hindi mo rin ma-imagine na, kita mo, napakapasaway, pero nakapunta ng Canada. Na? Kaya nga, hindi mo nga masabi yung ano, yung future ng tao, no? Buhay ng tao. Hindi mo siya ma-judge na ay ganun yan siya, ganito. Hanggang dito lang yung kaya nito. Kung baga, may sinabi yung tao sa'yo na ay walang maaabot yan. Dahil ganyan-ganito yan siya. Kailangan patunayan mo sa kanila na hindi ka ganun. Na mali sila. Parang prove them wrong, diba? Ganun. So, paano? Nakaisang oras na yung video po namin. Ang dami ni Dadong entry. Hindi, parang ano lang. Parang saya lang ba? Parang ano lang na nakwento ko yung... Remind kung ano yung mga pinagdaanan niya dati. Hindi, ang ano lang dyan, yung masasabi ko lang na huwag nyo i-judge yung tao kapag
hindi nyo kilala. Hindi nyo kilala. At saka... Kasi hindi mo alam kung ano yung kaya niyang gawin, di ba? Like sa future, after mag-aral, yung mga gano'n. Yan lang ang ano. Yan lang yung kwento namin at least, for today. Oh, at least alam niyo yung buhay ko kung ano pala ako. So, hindi po kami mayaman. Same. Hindi kami mayaman pareho. Kaya... Pero, kaya kung ano yung mga simpleng bagay na meron kami, ayan, masaya na kami dyan. Kaya na-appreciate namin kung anong mayroon talaga kami. Kahit simpleng bagay lang. Kahit sa pagkain. Kahit anong pagkain. Hindi siya maselan. Kumakain ako ng sawa, kumakain ako ng bayawa, kumakain ako ng palaka. Oh, kumakain ako na dati ng aso. Ikaw lang yun. Ako naman kay tuyo na lang, wag lang yung mga ganyan. So, madami na. Hanggang dito na lang muna yung video natin for today. Ayan, sana na libang kayo sa mga kwento ni Dadong. Ayan, maraming salamat. Ingat-ingat. Bye-bye. Happy weekend po sa lahat. Salamat sa pakikinig, mga ka-viewers. Oo, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, ayan, pa-subscribe na lang. Tsaka... like itong video. Ano lang yan, kwentong kanto dati. Natuto. Oo. So, yun, magliligpit na po kami kasi ang dami nagliliparan ng mga pollen.